Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito inyong weekly reading for March 18 to 24, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee, available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. And if you're interested in private readings, meron tayong 30% discount hanggang March 20, 2024. Meron tayong link sa description at pinned comment kung paano makakapag-book. Okay, let's see, Capricorn, what is up, March 18 to 24, 2024, Capricorn, embrace the flow of life, maaring, ewan ko, nakuha ko agad na message dito, yung iba sa inyo, maaring magkaka-baby, the flow of life. Yung iba naman, maaring meron kayong kailangang i-accept, tanggapin na proseso na kailangan yung pagdaanan. Para ma-achieve nyo yung goals nyo. Meditate and contemplate. So, yung iba sa inyo, mas magiging very spiritual this time. Marami kayong mga tutuklasin about yourself, about your what you really want. Emotions are running high. Super moon. So, yung iba sa inyo, Capricorn, maaring maging emotional this week. I think this is the effect of new moon in Pisces. No, I think may new moon in Pisces. Yes. May mga... Minsan, ang bilis yung maapektuhan, maiyak. Or kahit simpleng video na napanood nyo somewhere, ang bilis yung... maiyak, ganun, naapektuhan agad kayo. Oo, so that's why you have to be aware of your emotions. Minsan, nadadala tayo ng matinding emotion natin na nakakapagsalita tayo ng bagay na pwedeng makasakit ng iba, or pwedeng pagsisihan lang natin, or makagawa tayo ng mga bagay na pwede natin pagsisihan in the end. So that's why, pay attention to your emotions. At pag may mga stressful situation, disconnect mo muna yung sarili mo. And meditate, contemplate, bigyan mo muna ng katahimikan yung isip mo para mas magkaroon ng, ma-clear yung head mo. Let's see your overall energy. You have the moon, no? Ayun na nga, ang emotion mo is really running high. Your instinct, no, yung inyong intuition, instinct na yon, is so on point. You have the Ace of Cups and the Page of Swords. Some of you, maaring merong communication from someone, no? Can be a Cancer or a Gemini, Libra, or Aquarius. Someone na pwedeng nare-realize nila yung mga nagawa nila sa'yo. Yung pagkakamali nila, kasalanan nila sa'yo. So, they may be reaching out, saying sorry, asking for forgiveness, or may peace offering. Yung iba sa inyo, parang meron kayong pinipigilan rin na feelings towards another person. Yung isip nyo, ready na ba kayo? Yung iba, ka-chat nyo to, or someone online, na-meet nyo online, or through friends. Let's see your money. The King of Pentacles. So, money is good for you, Capricorn. There's definitely, meron ditong stability. Wow, you have the Six of Wands and the Page of Wands. Very creative kayo this week. Yung iba sa inyo, you will be recognized by your community, no? Merong, kumbaga makikita nila kung gaano ka kagaling, ano yung mga efforts na binibigay mo for your career, for your business, mapapansin ka ng boss mo, mapapansin ka ng
mga tao sa paligid mo, maaring merong mga offers of collaboration and opportunities na makapag-travel ka for work, for your career. Ayan, some of you, kayo ay merong level of fame and success sa social media. Let's see, ano pa. Oh, di ba? May blessings. May pag-ulan ng pera. Oo, merong unexpected fortune na parating sa inyo ay mahilig tumaya dyan sa mga loto, no? Oo, subukan nyo na. Taya-taya na raw kayo. You also have upgrade, mag-upgrade ang iyong career, ang iyong business, trabaho mo. Yung iba sa inyo may promotion, or dahil dyan sa promotion na yan, mabibigyan ka ng signing bonus. So, itong pera na hindi mo ina-expect, matatanggap mo kasi hindi yan parte ng regular na income mo. You are leveling up. So, yung iba sa inyo, kung ano mang career nyo ngayon, mas nag-i-improve siya. Oo, mas lumalago. Mas nagiging maunlad. Oo, kumpara dati. And if you're into creative work, mas marami kang ideas ngayon na may isip kung paano mas ma-improve or mapalago, mag-grow yung iyong career, yung business mo. Ang ganda naman. Some of you, kung meron kayong inaalala tungkol sa isang negosyo ninyo, huwag kayong mag-alala. Kasi, itong negosyo na to magtutuloy-tuloy. Whatever is, ano man yung gumugulo sa isip nyo ngayon, just focus on what you can do, no? Mag-focus ka lang sa mga bagay na pwede mong gawin para mas mapaunlad mo yung current situation mo sa career, sa business mo. Wala kang dapat ipag-alala. Okay? Let's see your love life. Love life naman ng mga Capricorn. The Sun, Two of Swords. Leo Energy, Nine of Pentacles. Okay, yung iba sa inyo Capricorn, kung kayo single, masaya na kayo sa pagiging single ninyo. Kasi mukhang gusto nyo munang, gusto nyo i-enjoy yung independence. Oo. Although, I'm sensing someone na merong attracted sa inyo or pwedeng nagtatry na maging closer sa'yo. Pero, hindi ka sigurado sa nararamdaman mo. Hindi ka rin sigurado sa sarili mo kung handa ka na ba for a serious relationship or commitment. But for now, masaya ka na may mga kaibigan ka. You're able to go out. You can go somewhere, no? To any place you want. Siyempre, importante rin sa iyo na committed ka. Yun yung number one. Soulmate. Aha. Sorry. Okay. Baka meron ditong person na merong nagawa na kalukuhan sa iyo or at some point na disappoint ka ng person na to. Kaya, nagdadalawang isip ka sa kanya. Pero, itong person naman na to, regretful naman siya sa actions niya. And kung sa tingin mo, you are vibing with this person, okay naman siya, kung ready ka na, why not? No? Kung nakikita mo naman yung sincerity sa person na to, siguro parang ano lang siya, nagpapakitang gilas. Oo. Diba? Na, tapos sa pagpapakitang gilas niya, parang OA na, no? Na-over na. Kaya minsan parang, ang tawag doon, you get the ick. Ganyan. So, let's see what else. Pleasure with a close friend. Yung iba sa inyo. Pwedeng meron kayong kaibigan na soulmate nyo. Na hindi naman kailangan romantic partner ang kauwian ng relationship ninyo. But this is a very close relationship. Protection from a powerful friend. Oh, you are being protected ng kaibigan mo. And maging maingat sa possible problems in the future, okay? Whatever this is, tinan natin saan to, in what area of life tong possible na problema in the future. Uy, sa career, oo. Pwedeng merong maging issue with your boss
or sa supplier mo or sa business mo, sa katrabaho mo. So pay attention, be careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And of course, no, kung meron ka namang kaibigan talaga na katiwa-tiwala, hindi ka naman pababayaan 'yan. Ng iyong friend. This friend will always be with you through thick and thin. Yan, sa hirap at ginhawa, nandiyan yung kaibigan mo na 'yan. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.